ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago, ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topa Show! Oh, at ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, Yes, Yo! Topacio! Show! Naku po, salamat po sa Panginoon na ta. Muli, happy Monday sa inyong lahat sa ngalan po na Yes, Yes, Show! Topacio! Sa ngalan po yan ng ating kapatid, syempre, si Attorney Ferdy Topacio. Wow! Congratulations! Kita niyo naman. Napakaswerte natin dahil po pinagkaloob ng Panginoon ang ating panalangin. At without you knowing, ayan, Friday pa lang po, nakaboto na ako. Kaya actually ang botohan ay Sunday, no? Kasi ang dami kong tawag, ang dami kong text, ang dami kong pinagpala talaga ako sa mga kaibigan. Salamat po sa mga media friends na nag-text po sa akin at nagpasalamat. Salamat po sa inyong lahat mga kaibigan, lalong-lalo na sa maayos na eleksyon ng National Press Club. Mamaya po may good news tayo, ha. Tingnan ho natin. At syempre, narito po ang unang-unang guest natin. At congratulations yan, Miss Lynn Lavandia. Siya po ay isa sa pinakamagaling na Asian Masters ng World Masters. At syempre, ito lang po, just May 4 and 5 ay nakaapat na ginto po siya ng javelin. Yan, shot put, hammer, throw, and discus throw. At hindi lang po yan, sa Asian Masters, siya po ay gold medalist 1989 up to present. At gold medalist pa rin po siya sa World Masters ng 1990, 2010, at 2019, 2015. Congratulations! Let's welcome Lynn Lavandia! Ayan! Hi, Miss Lynn! Kamusta po? Naman. Ayan, your camera. Ay, naku, Lynn, ano na, sige na, bumati ka sa iyong mga kaibigan. Yan. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito po ako sa Yes, Yes, Yo! Topacio. Kay Miss Jovi D. Guzman. Ayan. Ande, alam mo, nagpapasalamat po tayo dahil lahat ng mga kaibigan natin ngayon ay talaga nagulat ako, ha. Biglang ang dami, no, na gustong pumunta rito. Pero syempre, alam nyo naman po yung oras natin ay eksakto lang. Sakto lang. Ayan. Okay, ayan. Kita nyo naman, Erlinda Lavandia. Okay. Yan, no, yung ating talagang pinagmamalakingan. At sorry po, medyo na late lang yung aking mata. Ayan. Okay, at syempre, nako mga kaibigan, kailangan po muna nating ipagmalaki ang ating DWIZ. Syempre, balita, syempre, ang ating DWIZ senior reporter na si Aya Yopanko. At syempre, wagi bilang mga direktor. Yan, okay? Ang ating Patrol 13, Gilbert Perdez, ang magbabalita ngayon. Yan. Naging matagumpay ang dalawang araw na eleksyon ng National Press Club of the Philippines o NPC para sa termino ng 2024 hanggang 2026. Wagi bilang pangulo ng NPC si Boying Abasola kasama ang Vice Presidente na si Benny Antiporta, Secretary na si Tina Marali, Treasurer na si Mina Navarro at si Lydia Bueno. Kabilang din sa mga nanalo ang senior reporter ng DWIZ na si Aya Yupanco at host na si Attorney Ferdinand Topacio. Ganyan din sina Alvin Murcia, Benedict Abaygar, Gina Mape, Mads Dominguez, Eduardo Reyes Jr., Jenny Lacorte, June Mendoza at Dennis Napule. Una nagkaroon ng advance voting noong Mayo at 3 at sinunda naman ng official voting, formal voting noong Mayo at 5 kahapon huyan. Bagamat hindi lahat ng mga kandidato ay nagtagumpay, nagpahayag naman ang marami at ang NPC ng paghanga sa kanilang kagustuhang maglingkod at dedikasyon sa grupo. Bawat kandidato mano ay nagdala ng mahalagang ideya at pangarap para sa NPC na mahalagang ambag sa proseso ng demokrasya. Sa mga hindi nanalo, nagpayag naman ng taus-puso pasasalamat ang NPC para sa kanilang pagmamalasakit at pagmamahal sa press club. Nanatili umanong mahalaga ang kanilang tinig sa paghubog ng kinabukasan ng NPC at sila ay hinihikayat na magpatuloy sa kanilang pakikilahok at advocacy sa loob ng press club. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
May bagong balita. Naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. Yes, yes, yo, Topacio. Yan, magbabalik po kami. Ang oras po, alas 11:09 ng umaga. At ngayon po ay kasais ng Mayo 2024. Congratulations sa lahat-lahat. Alam nyo ho, eh, dapat natin congratulate lahat ng bumubuo ng National Press Club. Nanalo o hindi nanalo, lahat po kayo para sa akin ay nagwagi. At ngayon naman, narito po ang isa pang wagi, no? Grabe, puro gintong hinahakot nito. Erlinda Lavanja, gold medalist, ASEAN and World Masters. Nako, alam mo, Linda, natutuwa ako kasi nung una kitang makausap ay sa Zoom lang. At anong feeling ng parang hinakot mo na lahat ng karangalan? Anong feeling pag nananalo ba? Talagang ang feeling ko, masaya ako. Okay. At saka para akong nasa area ng Cloud 9. Hindi okay. Ko maramdaman ng sarili ko bakit ako nakakuha ko ng itong mga gold medal. Ayan. Hindi lang yan, ano, alam mo, napaka-importante kasi yung talagang yung dedikasyon mo sa yung ginagawa, pagmamahal, kasiyahan, di ba? Importante yan eh. Ang tingin ko, ganun ang, kasi yan ang napag-usapan natin minsan, no? At hindi lang yan, Linda. Alam mo ba, tayo po naman ay nagpapasalamat din sa iyo dahil tipong tuloy-tuloy ang ensayo mo. Ganun ba ginagawa mo? Opo. Dahil po, kung hindi ka mag-ensayo, hindi ka talaga manalo. Kailangan ituloy-tuloy mo. Ayon. Ayan. Yan ang magandang balita. At hindi lang yan. Bigyan mo nga ng mga inspirasyon. Paano ba maging kagaya ni Linda Labadja? Ayan. Kailangan talaga nga kaming mga atleta, lalo na may karangalan sa bansa, kailangan may dedication tayo, may determination, discipline and devotion. Iyon, na ba? At hindi lang yan, meron ka pang pinagmamalaki dahil ikaw ay isa pa rin. Ano ba yung dati mong trabaho bago ka naging atleta? Isa akong police officer ng Surigao del Norte and City. Ayan, siya po'y police officer. Can you imagine that? At hindi lang yan, mga kaibigan, nakakatuwa kasi hindi ko alam na ang isang kagaya niya na, siyempre, alam mo yung mga pulis eh, laging huli, di ba? Puro, ganun yung trabaho niya eh, di ba? Manghuli ng mga bad guys, di ba? Pero this time eh, atleta yung, paano ka napunta dun bilang pulis tapos napunta ka sa pagiging atleta? Dahil po, nakita ko sa Surigao del Norte ay nag-retort siya ng policewoman, so nag-a-apply ako. Ah, policewoman ka pero nag-apply ka talaga. Opo. Ayun. Ah, ganun pala. Tapos, ano nangyari? Nag-a-apply ako with recommendation our Governor Jose Sereng, the late Governor Jose Sereng. So, natatanggap ako noong 1977. Doon nag-umpisa ang karir mo? Sa Surigao. Eh, paano yung pagpupulis mo? Yun nga. Natigil? Hindi. Hindi naman? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin kasi dahil sila yung ano, kumuha lang sa'yo. Ayun ba, ang ganda no. Kita nyo guys ha, marami pala tayong mga ganitong klaseng nadidiskubre. Kasi alam nyo po, ngayon lang po sa aking, ano, sa aking kasaysayan, yung makakita na pulis siya, tapos dahil sumali siya sa ibang larangan, eh can you imagine, nagtuloy-tuloy pa rin yung karir niya. At hindi lang yan, anong unang naisip mo nung ikaw ay nakuha dahil kay Governor? Eh, masaya ako dahil siyempre may extra income ko beside sa pagka-athlete ko, nga may allowance ako, makatulong ako sa pamilya ko nga makapag-aral sa mga kapatid. Ayan. Ko, parents ko masaya, yun lang ang masasabi ko. Ayun. At can you imagine po, eh Linda, wag mo mamasamain, pwede mo matanong, ilang taon na po sila? Pag ngayon, ang edad ko ngayon is 72 years old na. Wow! Kita nyo guys. At siya po ay sumasali pa rin sa kanilang laban, no? Sa laban. 72. Ibig sabihin, walang age limit ang maging atleta. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Wala sa edad yan. Sabi nga nila eh.
an age is just a number. Ayan. At syempre, nakatutuwa tayo. Kasi marami tayong mga kilalang mga senior. Basta tuloy-tuloy lang yung trabaho. Tuloy-tuloy ang ginagawa. Kaya nga po, minsan nga nalulungkot ako dun sa mga senior na pwede pa tapos titigil sa trabaho dahil lang sa kanilang edad. Pero ikaw, tuloy-tuloy at your age. At ikaw ay merong upcoming event. Kailan yun? This coming November. November 2024, yeah, okay. 2024, may international open meet dito gaganapin sa atin. Wow, international open meet, no, nagaganapin dito sa atin. Wow, so ibig sabihin, after that, pupunta kayo na Amerika? Hindi pa, Asian Games sa Indonesia. Ah, Indonesia muna, yeah. Tapos ng Indonesia? Amerika na. Ah, sa US na. O, kita nyo ha. Ganon kabisi ang isang Erlinda Labanja. O, natutuwa ako. At syempre, pasalamatan mo rin yung ating mga, yung mga sumusuporta sa'yo. Meron kang mga vlogger na mga kaibigan at meron kang mga kasama na athlete na mga kaibigan. Sino-sino sila? Batiin mo sila. O, binabati ko ang mga kasama ko. Sila Elma Moros. Yung the late Lydia De Vega. Lydia De Vega. Okay. Hector Biggio. Sila the late Mario Castro. Marami na rin palang nawala sa kasama mo, no? Okay. Sino pa? Manuel Tagabagyo. Ayun. Ayan. Marami pa. Pero yung buhay na kasama mo ngayon, sino-sino? Maraming buhay naman mga kasama ko ngayon. Ayan, sabi nga eh, kailangan mabuhay ka. Mabuhay. Lalo ng lahat ng ugat sa iyong katawan. Ayan, ayan ang tagline ng ating partner. Okay, ikaw? Ano pa? Sino pa? Yung mga kasama ko ngayon is nakikita ko naman sila nag-iinsayo sa araw-araw. Okay. Oo. At hindi yan, ikaw naman. May pagbati na nagmula kay Arlene Manuba. Tama ba to? Yes. Ayan, si Miss Arlene Manuba. At sino yung kasama niya? Mga taga Baguio to, Baguio City. Sino pa? Yung mga kasama ko, mga pinsan ko sila. Oh, mga kamag-anak mo. Yun nga. Kasi nanonood sila sa laro ko noong November, May 4 and 5. Nanonood sila sa akin. Oh, so, talaga pag kamag-anak, talagang yan ang unang-unang sumusubaybay at nagbibigay ng ano, di ba? Nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Yan. Okay, pwede bang malaman, ano, Linda, kasi ikaw ay maraming pinagdaanan. Can you imagine, guys, ha? At the age of 72, hanggang ngayon ay lumalaban pa siya, di ba? Maraming nadidisappoint na nag-60 lang, pataas, ayaw na. No, dapat huwag kayong susuko hanggat kaya yung pa, just do it. Walang age limit ang gusto mong gawin sa buhay mo, lalo't lalo na nagbibigay ka ng karangalan, di ba, sa bansa. Okay, sa edad mong yan, noon ba, ano ba ang kinakain mo noon nung kabataan mo? Kasi titingnan natin, ano ba yung nagbago sa'yo? Yan, sige. Ang kinakain ko naman noon sa bata pa ko is mga simple lang mga pagkain ko. Gulay. Ayan, sa sarili mo yan. Oo, sarili ko. Gulay. Hindi, isda. Galing sa, ano yan, sa sports commission. Hindi. Okay. Sige. Gulay, isda, at saka konting karne lang. Yun lang sa karne. Yung sa amateur pa ako. Oh, sa amateur, ha? Mm. Ay, ngayon naman, professional ka na. Ano mga kinakain mo naman? Hindi naman nagbabago. Hindi nagbago? Hindi nagbabago. Dahil talagang, tuloy-tuloy ko ang gulay, isda, at saka mga konting karne. Iyon. O, kita nyo. Walang nagbago nga kasi tatlong pagkain na yun sinabi niya. Tatlo pa rin yung sinagot niya. Okay. Alam nyo guys, totoo yan. Naniniwala ako dyan eh. At hindi lang po yan mga kaibigan. Kung ano yung kinakain mo, let your food be your medicine. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ako. Ayan. Pero, nung nag-start ka, 1977, right? 1972 po. 1972. Up to now, ano ang sakit na minsan ay nangyari sa'yo? Mga simpleng sakit. Ano? Ang simpleng sakit sa akin, naramdaman ko noon is ang pagjabilin ko is ang dito lumalaki. Aha. Kasi hindi ko po marunong alignment kung paano ko mag-draw sa javelin. Mm, mga ilang taon yun naman? Mga 18 to 22. Oh.
Tapos noon, nakorek mo na? Nakorek ko na ang alignment ng kamay ko. Pagano na? Hanggang ngayon, natuto na ako. Ayon. Hindi na sumasakit. Kahit anong gagawin, basta more of exercises. Ayun ba, palakpakan natin siya mga kaibigan. Ganun dapat i-disiplina natin ang sarili natin, no? Ayan. Okay, alam mo, Linda, I'm thankful sa'yo. Unang-una ay yung disiplina eh. Yun ang nakita ko sa'yo eh. Bukod sa disiplina, may dedication ka at pagmamahal. May pagmamahal sa bayan, di ba? Yes. Oh, yun. And hindi lang ho yan, kasi alam niyo ho, bago siya pumasok, ako po'y natutuwa kasi marami ho siyang pinagdaanan. Ano naman ang hirap na pinagdaanan mo nung ikaw ay ngayon sa present na ito, di ba? May mga pinagdaanan ka. Ano yun? Ang pinagdaanan ko ngayon, i-compare ko noon is diferensya talaga. Kasi may sahod na ako ngayon as a retired police. Retired police na ako. Oh. Eh, at least mayroon na akong mabili. Mayroon na akong mabigay sa mga kapatid ko. At saka parents ko wala na. Yun lang. At saka masaya na ako doon. Ayun. Alam nyo, ba? Napakaganda, no? Sa pagtagal ng panahon, mayroon na siyang maraming accomplishment. Ikaw ba'y anong edad plano mong tumigil o wala kang plano? Pwede bang malaman? Alam nyo, na-curious ako eh. Okay. Pag ngayon, wala talaga akong plano nga ako ay titigil sa sports. Uh-huh. Kasi ang target ko nga makuha ko ang 100 years old nga ako ay makalaro pa. Wow! Alam niyo ho, kaya ho natin natanong yung edad, no? Kamakailan, mga 2 days ago, isa pong kaibigan ko na abogada ang nag-invite sa akin for lunch, no? Siya ho mismo, insisting siya, no? Nang dahil po sa kanya, ay nabit-bit ko po yung mami ko dahil siya po ang nag-i-insist na makita niya ang mother ko. Mm-hmm. Eh actually, hindi na po nakakatayo ang mother ko. Hindi na po na ay ano. And she's 99 years old. Alam niyo ho, nagpunta pa ako ng Bulacan para lang i-meet ko siya. At siya po ay nagpakain po sa akin, no? Sabi ko, tita, bakit ba? Hindi, gustong-gusto kita makita uli ng personal. Can you imagine ha, ilang taon din kami hindi nagkita kasi. Pero naalala ko sa, kung siya, 99 years old, hindi pa tumitigil sa trabaho bilang abogada. Imagine nyo yan. At hindi lang din siya tumitigil sa paglalakad. Eh, how much more sa'yo? At ngayon, Linda, hanggang kailan ka naririto? Kasi nanalo ka na naman, eto na naman. Pinatunayan mo na walang edad-edad sa mga ginagawa natin. Pag gusto natin, magtrabaho, di ba? Ganda ng ginagawa ni Linda. Okay, ano hanggang kailan ka mag-stay dito sa ano sa Pasig? Pasig ka ba nag-stay ngayon? Hindi nag-ano lang kami sa hotel. Ah, nag-check-in lang kayo sa hotel. Oh, bongga. Tapos nang pa-hotel-hotel na lang talaga. Okay, so until when na nandito po kayo? Pagka ngayon, galing kami dito, pupunta kaming Cavite. May pupuntahan kami yung bahay namin doon. Okay. Yan. At hindi lang yan, pasalamatan mo yung taong nag-imbita sa'yo dahil sabi ko lang sa kanya, gusto kong makita ka ng personal. Oo nga, nagpapasalamat ako ni Sir Vic na invita ninyo ako sa inyo din, Ma'am Jobe. Salamat sa inyong lahat nga at least sa mga kaibigan ko, nakita nila ako nandito ako sa Yes You. Topaz. Ah, diba? Ayan, nasasalat ko na ho siya. Akala ko hanggang Zoom lang kami, pero nasyak talaga ako, no? At sana, ano, Linda, huwag kang magbabago. Maging inspirasyon ka para sa mga elder natin. Unang-una, hindi po kabawasan ang maging senior citizen, di ba? Dahil pag gusto mo ang ginagawa mo, hindi po matatapos yan. Hanggat gusto mo, go on ka lang. Huwag ka lang maging problema. Siyempre, pag ikaw naman ay nakakapagbigay ng magandang bagay sa ating bansa, laking bagay niyan. At sa iyong huling pananalita, Linda, dahil tayo ay matatapos na sa iyong interview, okay? Pasalamat. Nagpapasalamat ako sa lahat.
Sa inyo, ma'am. Ayan. Sa inyo. Okay. So, mga kaibigan, ayan po si Erlinda Lavandia, gold medalist, ASEAN, and World Masters. Of course, dito po sa Yes, Yes Show Topacio, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Topacio. Ako po si Juvie Guzman. See you later on our second segment. Salamat po. Yes, Yes Show! Yes, Yes Show! Bigyan ng oras po ay alas 11:24 ng umaga. Yes, Yes, Yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo! Attorney Ferdy Topacio! Yes, Yes, Yo! Topacio! Yes, Yes, Yo! Yahoo! Alam nga mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo sa ngalan pa rin ni Attorney Ferdy Topacio. At ang guest naman natin ngayon ay isang bagong-bago lang sa inyong dito sa ano sa programa natin, bagong-bago po. Dahil siya po ay kaloob din sa atin ni Attorney ani Captain Rolando Dorado Durana, ang Master Mariner na kumpare natin. At ngayon po ay mula sa US. Yan. Siya po ay isang ipapakilala po natin. Siya po ay US lawyer, syempre. At mula po siya sa ano sa Los Angeles San Diego offices. Siya po ay naka-obtained his law degree from Western State University College of Law, Fullerton, California. Yan. And his Bachelor of Arts degree from the University of the Philippines. He has been practicing U.S. immigration law for over 24 years. Let's welcome Attorney A. Erwin Bautista. Yahoy! Magandang umaga, Ms. Ruby. Salamat at ako'y inaanyayahan nyo dito sa inyong programa ni Attorney Topacio. Isang karangalan na maging panauhin dito. Alam niyo po, Attorney, sa totoo lang, ang tagal niyo bago ko kayo na-connect. Pero papasalamat po ako sa inyong misis na napaka-articulate, napaka-bait talaga. Kasi kailangan magpaalam muna tayo sa mami. Ayan. At hindi lang po yan, Attorney, no? Marami kasing katanungan na umabot po sa atin hinggil doon sa problema sa immigration. Alam niyo, marami po talaga nangangarap, no? Kahit ako nangangarap din ako makarating na US eh, hindi ba? At syempre, yung ilan sa mga nanonood sa atin, nako, salamat po ah, salamat sa mga bago nating mga friendship na ang dami yung nag-a-add sa akin pero hindi ko na ma-accommodate. Pero syempre, dahil masayang-masaya ho tayo ngayon at nagwagi yung mga taong gustong-gusto natin. Salamat po sa lahat. At hindi lang po yan, nagwagi sa eleksyon nung Friday, yan, National Press Club, at nung Sunday. Sunday, hindi na ako nakauwi. Alam niyo naman, bit-bit ko nanay ko, kaya hirap na hirap din po bumiyahe. But anyway, salamat po sa pagkakataong ito, Attorney, no? Opo. Meron po mga tanong na pinaabot po sa atin kasi, sabi nga po, can your relative immigrate to the U.S. even if the petitioner is no longer domiciled in the U.S.? Yan. Opo, Ms. Juby, isang malaking problema yan doon sa ating mga elderly population. Opo. Na mga Pilipino na U.S. citizens na nagpetisyon ng kanilang mga kamag-anak na matagal naghintay bago nahinog yung petisyon. So ngayon, alam mo naman yung mga kababayan natin, pagka medyo may edad na, gusto nila umuwi na rito sa Pilipinas para magretiro at dito na maghintay. So ngayon, yung mga kababayan natin na pinetisyon nila, mga kamag-anak nila, eh pag nahinog na yung petisyon, eh may requirement na kailangan na ninirahan pa sila sa Amerika para makarating sa Amerika yung kanilang mga pinetisyon ng mga kamag-anak. Pero hindi naman nangangahulugan na dito na sila naninirahan, eh wala nang pag-asa na makarating pa yung kamag-anak nila. Ang kailangan lamang nilang gawin, bumalik sa Amerika kung kaya pa nila physically. Kasi usually yun ang problem, yung health, yung physical condition nila, para nang noon ma-issue yung immigrant visa doon sa mga kamag-anak na pinetisyon nila. So 6 months lang yun na makarating doon, i-issue na ng embassy yung mga immigrant visas ng mga kamag-anak na pinetisyon nila. Ayun. So may solusyon naman. Pero sabi nga po dito, meron din siyang problema, no? My immigrant petition is now current but
my U.S. citizen father has been living in the Philippines, is too old. So, yun na nga yung sinabi mo, no? Opo, Ms. Juby. Okay, so yan yung mga requirements. At hindi lang po yun, no? Nagtataka rin ako, bakit kailangan umuwi pa sa Amerika para makapag-renew sila? Lagi bang ganun? O hindi ba po pwedeng, hanggat gusto nila, they can stay anywhere they want? Hindi pwedeng ganun? Pagka green card holder ka, kailangan ka na mag-maintain ng residency sa United States. So, in order to maintain your legal permanent resident status, di ka lalabas ng US ng 1 year or longer. Pero ang mga US citizen na walang limitation kung gaano sila katagal manatili dito sa Pilipinas. So, want to sawa, pwede naman. Pwede naman yun. Oo, yun lamang mga immigrants ang merong limitation na 1 year or longer. Hindi sila pwedeng manatili sa labas ng Amerika ng 1 year or longer. Pero kung gusto nilang manatili ng 1 year or longer, for example, sila ay bagong punta sa Amerika, meron silang mga trabaho, ari-arian, na, or gusto nilang tuloy ang pag-aaral, pwede naman sila mag-apply ng re-entry permit. They can stay here for 2 years or longer, or up to 2 years, sorry, na hindi mawawala yung kanilang status bilang isang legal permanent resident. Pero attorney, pasensya na kayo, medyo ilalabas ko muna yung question na ating kapatid, no? Opo. Gusto ko lang pong marinig mula sa inyo. Ano ba yung sinasabi nilang turo ng turo? May tao daw dun sa Amerika na turo ng turo, at pag naturo daw ay yari ka. Ano yun? Yung mga ganong words. May kumalat na balita nung araw. Nung araw yun, ha? Ms. Juby, kapag ka merong na-report ka sa na TNT or yung tago ng tago, walang status, parang merong reward. Ang alam ko, walang reward, pero may mga gumagawa nun, lalo na kung halimbawa nagkaalitan, nagkasamaan ng loob. Alam nila, ikaw, siyempre, Pilipino ka, di mag tatapat ka doon sa kapwa mo Pilipino na akala mo, naging kaibigan mo na. Pag dumating ang panahon na nag-away kayo, yun pa, magsusumbong sa'yo sa immigration para mapauwi ka. Ayun, ipapahama ka. Dito nga sa Pilipinas na nga lang, mahilig manira, di ba? May mga taong gano'n na dahil ayaw niyang umangat ka, ay sisirain ka niya ang pangalan mo at dignidad mo hanggat kaya niya, huwag ka lang maupo sa isang posisyon. Di ba ganon? Oo, parang ganon na rin niya yun. Kaya kung pwede, keep mo na lang muna sa sarili mo yung sitwasyon mo hanggat hindi mo pa naayos yung papel mo. Ayon. O kung tinatago mo yun, huwag mo ipagsabi kahit kanino. Kahit na sabihin mo pang naging kaibigan mong matalik yung mga kasama mo na pinagsabihan mo. Okay, attorney, pass break tayo kasi mag-break time ulit tayo. Opo. Okay, meron kasi sa Japan to, ha? Oo. Sa Japan kasi, kapag may problema, mahilig silang magkwento, kwento sila ng kwento. Ngayon, hindi ko alam na may isang Pilipino na maraming pera. Ibig sabihin, matipid talaga . Talagang gusto niya magkapera na magkapera hanggang sa naipon niya to. Ngayon, ang ginawa niyang business, pautang. Pinagpa-loan niya. Alam niyo po, yung umutang sa kanya, natatangi, napakalaking halaga, ay hapon. Mm-hmm. Ngayon, itong hapon, pinagkakatiwalaan niya dahil nga po, ito po'y mahilig magnegosyo, pero dumating ang time na sinisingil na siya. Siyempre, alam nyo guys, dapat marunong din tayo magbayad kung tayo ay mangungutang. Ngayon ang ginawa ng Hapon para hindi na siya masingil. Nako, isinumbong niya sa immigration. Para pauwi. Iyari na pauwi itong pobreng Pinoy. Mm-hmm. At hindi nga na nasingil yung Hapon. Salbahe, no? Yung huba nangyayari din ba sa Amerika? Yung ganong sitwasyon na naranasan ko, kita ko at narinig ko mula sa ating kapwa, Pinoy. Palagay ko may mga dahilan na mas mababaw pa doon na nagtitrigger doon sa mga kababayan natin na isumbong yung kapwa natin Pilipino. Yun nga hindi nagkasamaan ng loob. Yun lang, walang perang involved. Isusumbong ka na. Kaya nangyayari yung mga ganung bagay. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa yun nga, yung friendship nasira o yung samahan na hindi nag-work out, magiging mitsa na ng pagsusumbong sa immigration para ikaw ay mapauwi. Ayan,
good for us, hindi po kami mahilig mang-away. Oo. Okay. Salamat sa Panginoon kasi nga, una-una, nadadagdagan yung mga kaibigan nating mapagkakatiwalaan. Thankful ako kasi alam niyo po, pag tayo po daw ay malapit sa dakilang lumikha, tayo po'y bibiyayaan ng mabubuting kaibigan. Tama po. Ayan. Naniniwala po ba kayo, Dr. Orgy? Oo po, Ms. Juby. Okay. Okay, so mga kaibigan, break muna tayo at may isa pa tayong guest na isasalang dito kasama si Attorney Bautista. Let's welcome po, mamaya-maya lang po. Ang oras po, alas 11:44 ng umaga, sa ngalan pa rin yan ni Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, dito pa rin sa Yes, Yes Show, Topacio. Yes, Yes Show! Yes, Yes Show, Topacio! Yes, Yes Show! Yahoy! Siyempre, no, sa huling yugto ng ating programa ngayon, sa ngalan pa rin po ni Attorney Ferdy Topacio, ang pinakagwapo na abogado. Ayan, syempre naman eh. Mas gwapo yung partner ko. Okay, syempre po, sangalan pa rin po ng ating mga kaagapay ngayon. Eh, narito pa rin po, katabi pa rin po natin si Attorney Erwin Bautista. Ayan. At ngayon po, isa pa hong additional na napakaganda naman ay si Miss Tisay Padlan, ang UGP President. Bati ka muna, Miss Tisay. Yes, hello. Thank you, Miss Jovi. At saka syempre, maraming salamat sa mga sa bumubuo na DWIC. Syempre, Yes, Yes, Yo, Topacio, Attorney Topacio, hello. Maraming salamat sa pagkakataon ulit. At syempre, dahil nandito na ako, gusto ko pong batiin sana yung Independent Alliance at syempre ang grupo ko UGP, no? Team Rat-Rat, at saka ang Team Bullies at syempre ang Team Speed. Good morning sa inyong lahat. Yan. Okay, at syempre pabati mo na si Attorney. Yung inyong mga gusto mo din. Opo, si yung wife ko, nakasama ko ngayon dito na pumunta rin, si Lou Bautista, my wife. At saka dun sa mga gusto palang mag-consult ng US Immigration. Yan, ako. Contact me sa aking Facebook. Ang Facebook account name ko ay Attorney ATTY A. Erwin Bautista or sa 0998-737-8555. Yan. At hindi lang po yan. Ako rin, babati na rin ako kay Attorney Rante. Yan. Salamat po sa inyo, of course. Sa lahat po ng mga bossing natin, kila Boss Edgard at syempre sa mga boss bossing natin dito sa DWIZ at Aliw Channel 23. Yan po yung aming regular na makikita po ninyo sa inyong mga sa inyong mga talapitan at telebisyon. At pagbati na rin po, pinapaabot natin sa lahat ng mga nanalo sa NPC. Sa inyo pong lahat, nako guys, hindi ko nababanggitin kayo isa-isa. Congratulations po. At sana po, yumabong pa ang samahan ng mga press media. At hindi lang po yan, congratulations din dun sa naman na hindi nanalo, pero kasama pa rin ang grupo at hindi hihiwalay sa pagtulong at paggawa ng kabutihan para sa mga taga-press media. Congratulations pa rin! Yan. Aha! At hindi lang po yan, nadagdagan tayo ng bagong kapamilya, kapuso, at lahat na po, kapatid, lahat na po ng klaseng tawag dyan. Alam nyo, blessing po yan na talagang pinagsama-sama ang lahat na merong mga dugong bayani. Kayo po yung lahat yon. At salamat sa ating production dahil sila po ay nagsumikap na ipakita sa inyo ang mga mabubuting mensahe para po ng ating grupo. At hindi lang po yan, syempre, tayo po naman ay may isa pang tanong kay Attorney, no? Alam ko, ikaw ba'y may itatanong? Baka yes, may gusto naman kang itanong. Yes, Attorney, paano po yung mga halimbawa, yung mga green card holder, no? Yun. Tapos nagbakasyon po sa Pilipinas ng mahigit ng isang taon. Maayos pa po ba yung... May pagkakataon silang makabalik uli sa Amerika bilang isang legal permanent resident. Lalo na kung merong mga dahilan na hindi nila maiiwasan, kaya napigil yung pagbalik nila. Halimbawa ay nagkasakit sila, or may kamag-anak sila nagkasakit, or katulad nung nakaraang pandemic, walang masakyan na eroplano pabalik sa Amerika, or merong travel ban. So isang may mga dahilan, pwede naman makabalik uli or ma-maintain pa rin yung pagiging legal permanent resident. Ang tawag doon sa US Embassy ang SB1 or Special Immigrant Application. So dito sa US Embassy ka hihingi nung parang
pinaka-letter na ikaw ay pwedeng makabalik ulit doon or i-issuehan ka uli nila ng papers na ikaw ay ginagawa nilang special immigrant para makabalik ka ulit. Kahit na lumabas ka na ng 1 year. Ikaw ba may green card ka na? Alam ko, blue card eh. Okay, sa Japan yung blue card. Okay, at syempre next question, no? Alam naman, kasi si ano naman eh, si Tisay po regular nating nakakasama yan dito. Yes. Kaya hindi na masyadong ano siya. Ayaw niya na masyadong magtanong. Okay, this time naman attorney, no? Kasi sabi po ng isang mga sumulat sa atin, sabi niya, I am planning to go back to the Philippines to take up nursing, okay? Uh-oh. When should I file my travel document so I could return to maintain my legal permanent resident in status, okay, in US? Ang solusyon po dyan, kapag ganyang gusto nyong manatili dito ng mas matagal sa isang taon dahil gusto Apo. Nyong pagpatuloy ang pag-aaral or meron kayong trabaho na malapit na kayo mag-retire, kaka-immigrate nyo lang, or may mga ari-arian kayo na gusto nyong ipagbibenta pa dahil pupunta na kayo ng Amerika, kailangan po mag-apply ng re-entry permit. Yan po, kailangan physically present kayo sa US habang bago i-file yung application na yun. Kasi merong fingerprint requirement eh. Kapag umalis ka kagad, tapos hindi ka pa napi-fingerprint, sayang naman yung binayad mo kung pababayaan mo na lang. So ang anyway, 30 to 60 days upon filing of the application, i-schedule ka naman na nun for fingerprint. Kaya ngayon, kung 2 years ay lumipas na, na-issuehan ka nun at hindi pa tapos, you can always refile another re-entry permit application para matapos mo yung affairs mo, you can wind up your affairs in the Philippines. In your experience, attorney, marami po bang mga illegal sa ano na pinto? Pasensya na ho, naitanong lang kasi marami hong nagbabaka sakali. Sabi ko, naku, huwag kayong papasok ng illegal doon. Sa inyong kasaysayan, meron ba kayong sa tingin nyo ba marami-rami o wala naman masyado? Konti lang, mga huling bilang mga 12 to 14 million na ang illegal alien sa Amerika na naghihintay ng regularization. Ulitin mo nga yung number? 12 to 14 million. Konti lang. Kaya yung mga kababayan natin doon, malamang hindi pa sila hinahanap kasi unahin mo na yung 12 million to 14 million na mostly galing sa South America. Okay. Hindi tayo yung pinakamarami doon. Sa Pilipino, hindi masyado. Oo, mas marami yung doon sa south border. South border. Yung di ba hinarang na yun dati? Merong... Ando pa ba yung harang? Ando doon, yung bakod. In fact, 2 layers yun eh. Ang gusto nga dati, lagyan ng 3rd layer. Pero of course, merong mga lugar na hindi mo pwedeng bakuran eh. Tulad ng mga disyerto o bundok. So, mahirap naman makarating sa Amerika pag dumaan ka doon, kaya hindi na binabakuran nyo. Pero napansin ko, maraming mga Spider-Man doon nakakatawid talaga. Oo, marami. In fact, negosyo yan eh. Ang tawag nga doon sa coyote. Nag-smuggle ng mga illegal alien papunta ng Amerika. Ang tawag sa kanila ay coyote. Binabayaran sila para i-smuggle. Okay. Ang tawag naman nila doon sa mga ini-smuggle, polio, yung chicken, parang ganun. Pero attorney, maramot sa atin ng pagkakataon, pero syempre, magkikita-kita pa uli tayo, no? Opo, anytime. Sana, mamit si attorney Topacio. Yes, alam ko na mga gustong-gusto niyo siyang makita. No? Kaya lang na timing na siya po'y merong importanteng ginawa at alam niyo naman, napaka-controversial nitong ating partner. Napaka-busy ho talaga. Pero, but then, still going strong. Yeah. Yes. Okay. Pasensya ka na, sister, ha? Ikaw naman, anong last message mo para sa ating mga taga-subaybay? Siyempre, nagpapasalamat ako sa patuloy na pagsubaybay dito sa Yes Yes Yo to Pasyo. Siyempre, ang DWIZ, siyempre. Ayan. Salamat sa'yo at siyempre, sir, kayo po. Miss Juby, maraming salamat sa pag-anyayan nyo sa akin dito sa programa na ito. Doon sa mga gusto mag-consult sa akin tungkol sa US Immigration, ulitin ko lang, 0998-737-8555. Pero kung tungkol sa tourist visa, meron na isang pwedeng pag-consultahan yung East Coast Consultancy. Visa Consultancy. Talaga ipiprepare ka nila para doon sa tourist visa interview.
Napakadali na para sa inyong mga kaibigan. At syempre, dahil papasalamat tayo sa ating mga naging Yes Yes Show guest, eh salamat po sa mga naka-duty natin, si Director, News Director natin, Judith Estrada Larino. Syempre, ang Desk Editor Drew Nasino, yan boss, salamat po. Tech Engineers natin, si Winner Contihino, Henry Lindrico Hermoso, Ken Sale at Giljon Reyes. Ang Broadcast IT natin, si JV Dominguez, Teleprompter, Neil Joy Abella, Writer si Jen Patrolla, Hyacinth Ludivico, and Geraldine Doinog. Yan. Natin si Yasmin Pantalyon, Jacqueline Santos, Alisa Quevedo, at ang intern natin si Jandriel Javier. Ang next program natin, nako, huwag niyong iiwan. Ang ating pinakagwapo ngayong araw na ito, syempre, ang Balitang Bayan with Drew Nasino. Happy birthday po kay Sir Benedict Falabi ng Tech Engineers, Engineer Naga. Ayan, happy birthday to you, sir. At syempre, pinagpala po ang mga kaibigan natin na nanonood at nakikisa sa layunin ng DWIZ at Aliw Channel 23. Muli po, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Tubasio, ang ating Board of Director ng National Press Club. Ako po si Juby de Guzman. Maraming salamat po and I love you all. Bye! Yes, yes, yo! Tubasio! Si Mr. Yes, yes, yo! Attorney Ferdy Tubasio! Yes, yes, yo! Tubasio!